Hello once again, and welcome to my channel. This is Teacher Robbie, ang teacher mo sa araw na to. At ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tinatawag na Google Classroom. So welcome to my class. This is Classroom 101, Google for Education. Ang topic natin ngayon ay paano gumawa ng Google Classroom at mag-invite ng students. So meron tayong dalawang objective. Ang unang objective natin ay makapag-create ng Google Classroom. Paano nga ba gagawa ang isang teacher ng Google Classroom? Pangalawa, paano mag-invite ng mga estudyante sa gagawin niyang Google Classroom? At kung nagustuhan mo ang video nito, baka naman, paki-like and subscribe naman ang channel na ito. O ano, handa na ba kayo? Tara na! Gawa na tayo ng Google Classroom at mag-invite ng students. May dalawang paraan para pumasok sa Google Classroom. Una, kailangan mag-login ka sa DepEd Gmail account mo. Gaya nito. Once na nakalogin ka na, i-click mo itong 9 buttons ulit. Gaya ng unang nating lesson. I-click natin at hanapin natin ang classroom. Ito yung classroom. Okay? Minsan, ito ay nasa baba. So, i-drag down mo lang. Hanapin mo. At pag nakita mo to, i-click mo lang. Once na-click mo yung Google Classroom, ito ang lalabas. Yan. Dahil hindi pa tayo nakagawa, tayo ngayon ay mag-uumpisa pa lamang. So, malamang maraming teacher ang ganito para ang lalabas sa kanila. Kaya, napakagandang guide nito para matutunan natin kung paano ba talaga gumawa ng isang Google Classroom. So, simulan na natin. I-click lang natin ang continue. Be sure na ang ating DepEd Gmail account ang nakalagay. So, i-continue natin. Tapos, pili tayo. Am I a student or a teacher? Siyempre, automatic yan. Piliin natin si teacher. Ayan. And then, makikita mo na merong plus sign dito. Okay, ang sabi niya is create or join a class. So, pindutin natin. Okay, may dalawang option, ang join class and create class. So, ang objective natin ay makagawa ng Google Classroom. So, i-click natin itong create class. Yan, may lalabas dito. Class name. For example, ang class mo ay Grade 4. Ang section, Rizal. So, subject, kung ito ay one plan, no need to write. So, huwag na natin ilagay kung rooms and sa public school. Isa lang yan. Kung meron, kung marami, ilagay mo. Then, i-click mo yung create. Taran! At meron ka ng Google Classroom. So, syempre, dahil bago ito, i-click mo yung got it. Yan. So, makikita mo dito ang theme. So, actually, pwede mo itong palitan. Meron ditong upload photo. Diba? Kung may class picture kayo o kaya yung picture ng school mo, pwede mong i-click yan. So, separate na lang gagawa ng video or kahit ikaw, kaya mo yun. Parang gumagawa ka lang ng profile picture. Ngayon, ano ba importante dito? Okay, once na nakagawa ka na ng Google Classroom, so, meron tayong makikitang mga stream, classwork, people, and grades. Okay, pupunta muna tayo sa stream. Yan. Sa stream, parang Facebook wall lang. Eto, dito siya. Parang, ano ba yung gusto mong malaman ng mga estudyante? Meron ka bang ipopost? O yan, sabi niyo, post a plan or ahead. Okay. So, limbawa, may assignment kang ilalagay, o kaya merang kang, may quiz kang ipapasagot. So, dito nila malalaman. Okay? So, parang Facebook wall lang yan. Newsfeed, parang newsfeed. And then, ang pinaka-importante dito, itong class code. Yan. Itong class code na to, dapat, yan ang pinaka-importante. So, i-click mo yung display. Yan. Ito, ang gagamitin mo ngayon para makapunta ka doon sa pangalawang lesson natin. Ang pangalawang lesson natin ay paano mag-invite
ng estudyante. So, meron ka ng classroom eh. So, ngayon, kailangan mo ng estudyante. Okay. Ito yung code na gagamitin mo na ibibigay mo dun sa mga estudyante mo para makapag-join sila sa ginawa mong Google Classroom. At ngayon, pupunta na tayo sa ikalawang objective natin, ang pag-invite ng mga estudyante sa ating Google Classroom. So, napaka-importante itong class code na to. Okay, i-display natin. Kukunin natin itong class code. Ito parang magiging link nila para makapasok. So, right-click natin and then copy. So, may dalawang paraan para makakuha ng link or para makapasok ng estudyante sa Google Classroom. Una, ibibigay mo yung link o kaya naman kukunin mo yung kanilang mga Gmail account or Yahoo account. Tapos, ikiklik mo tong invite. Yan. Pero pag hindi mo sila kilala, syempre, kailangan kunin mo muna ito. So, ngayon, punta muna tayo sa part ng estudyante para maka-join siya sa klase. Okay. Halimbawa, ako ay estudyante. So, kung estudyante ka, pupunta ka lang sa Google Classroom.com para makita lang natin kung paano mag-join yung bata. Okay. Yan. Yan. Kapag lumitaw na yan, ikiklik lang niya itong plus sign din. And then, join a class. Siyempre, estudyante siya. Tapos, yung code kanina, ilalagay niya dito. So, paste natin. So, ibibigay mo to sa estudyante kung hindi mo nakuha yung kanilang account or ibigay mo na lang yung class code. Click join. Ayan, nakapasok na yung estudyante mo sa Google Classroom. Ngayon, bilang teacher, titingnan mo kung sino ba yung mga nasa estudyante mo na nag-enroll sa yung klase. Click mo yung people. Ayan, yung nag-enroll kanina na binigay mo yung class code, eto na siya. Ayan, so meron na siyang isang estudyante. Okay? Pero kung makukuha mo nga, sabi ko nga kanina, kung makukuha mo yung kanilang account, Gmail account or Yahoo account, siguro Gmail account, no? Gmail account, i-click mo lang tong invite students. Tapos, ilagay mo dito yung kanilang email account. Then, i-click mo yung invite para ikaw na mismo magta-type. Okay, try natin ngayon maglagay sa stream. Sabi ko nga yung stream kanina parang Facebook wall lang. So, maglagay tayo ng communication. For example, maglagay tayo ng assignment. Ayan. Assignment. Assignment, magdala ng ating maganda o kuyang pogi, wala pang jowa sa teacher. Siyempre, joke lang ito. Baka po seryoso rin mo, joke lang po. Then, i-post po natin. Okay? I-post na natin, pwedeng schedule or save as draw, kung gusto mo pa siyang asaka na lang i-post. Pero ngayon, i-post na po natin. Yan, posting. Kapag post si teacher sa kanyang Google Classroom, tingnan naman natin kay student kung lumitaw ba. Ayan, ayun, lumitaw. Oh, ang teacher, ako, ang nilagay ni teacher, bring your kuya na pogi or ate na maganda, yung single, jowang-jowa na si teacher. Yan mga ka-DepEd, ating pong natutunan kung paano gumawa ng Google Classroom at mag-invite ng students. Maraming salamat po sa inyong panonood. Muli po, this is Teacher Robbie signing off. Baka naman, paki-subscribe and like naman kung nagustuhan mo ito. Bye-bye!